Kumusta guys? Opawog TV here. Maraming mga gusali sa buong mundo na talagang pinagkakagastusan ng mga mayayaman pagdating sa exterior at interior design, pati na kung gaano ito kalawak, kabilang ang mga luxury hotels, residential buildings, at commercial buildings. Sa episode natin ngayon, ipapakita ko sa inyo ang 10 sa pinakamahal na gusali na naipatayo. Simulan na natin. Number 10, Princess Tower. Ang Princess Tower ay matatagpuan sa Dubai. Ito ay ang pinakamataas na residential building sa mundo na may taas na 414 meters at may 101 na palapag. Pumapangalawa naman ito sa pinakamataas na gusali sa Dubai bago ang Burj Khalifa. Ang Princess Tower ay nagtatampok ng 763 residential units, 8 retail units, 957 parking units, at 13 elevators. Sinimulang itayo ang gusaling ito noong 2006 at umabot ng 6 na taon upang mabuo. Ang estimated na halaga sa pagpapatayo sa gusaling ito ay umabot sa $2.17 billion. At kung i-convert naman natin sa peso, ay nagkakahalaga ng halos 108 billion pesos. Number 9, City of Dreams, Macau. Ang pangalawa sa ating listahan ay binubuo ng 4 na gusali. Kabilang ang 2 gusali na kung tawagin ay Grand Hyatt, Hard Rock Hotel at ang Crown Towers Hotel, na pagmamay-ari ng Melco Crown Entertainment. Ito ay matatagpuan sa Macau na binuksan noong 2009. Ang City of Dreams ay nagtatampok ng casino na may lawak na 39,000 square meters, kung saan ay may 450 gaming tables at 1,514 gaming machines. Ngunit ang pinakasikat na atraksyon dito ay ang The Bubble Fountain Aquarium at ang Dancing Water Theater na kayang magkapasidad ng 2,000 tao. Ang presyo naman upang makapagpatayo ng ganitong maluhong lugar ay aabot sa $2.4 billion o 120 billion pesos. Number 8, Venetian, Macau. Isa pang gusali na matatagpuan pa din sa Macau, China ay ang Venetian Macau. Isa ito sa mga binibisitang tourist spot sa Macau na hinahangaan ng isang American casino company na nagngangalang Las Vegas Sands. Ito ay binuksan noong August 2007 kung saan ay may kabuuang 30 restaurants, 350 branded retail stores, 3,000 suites, at 51,000 square meter na mega casino, kung saan ay tinaguri ang the largest casino in the world at largest hotel in Asia na may lawak na 98,000 square meter. Ang luxurious casino resort na ito ay idinisenyo ng 2 kilalang architectural firms na nagkakahalaga ng $2.4 billion o 120 billion pesos upang maipatayo. Number 7, Wynn Resort. Ang 45-story building na ito, na tinatawag na Wynn, ay ang pang-anim sa pinakamalawak na hotel sa mundo. Ito ay may lawak na umaabot sa 600 ektaryang lupain, kung saan ay tinatayang $2.7 billion o 135 billion pesos ang kabuuang halaga upang maipatayo. Nagtatampok ito ng convention center, retail space, at ang 111,000 square feet na casino. Kabilang naman sa shopping section ng Wynn ay ang kilalang retailers tulad ng Cartier, Brioni, Dior, at Chanel. Ito ay matatagpuan mo sa lugar kung saan madalas nagpupunta ang maluluhong tao at para sa mga big events ang Las Vegas, USA.
Number 6. One World Trade Center. Ang One World Trade Center ay ang tinaguriang tallest building in the United States na may taas na 1,451 feet at may 104 na palapag. Ito ay matatagpuan sa New York. Ang skyscraper na ito ay kilala din bilang Freedom Tower na itinayo upang ipalit at magsilbing alaala sa Twin Tower, ang unang orihinal na World Trade Center. Sinimulang ipatayo ito noong April 2006 at natapos noong 2013 na nagkakahalaga ng $3.8 billion o 190 billion pesos. Kung saan, sa loob nito ay makikita mo ang mga offices at ang 9/11 Museum na naglalaman ng mga artifacts, videos at istorya ng orihinal na World Trade Center o ang Twin Tower. Number 5. Cosmopolitan of Las Vegas. Isa pang gusali na matatagpuan ulit sa Las Vegas ay ang Cosmopolitan of Las Vegas. Ang luxury resort casino na ito ay nagtatampok ng dalawang gusali na kung tawagin ay The Boulevard Tower at ang The Chelsea Tower, kung saan ay may kabuuang halaga na $3.9 billion o 195 billion pesos na binuksan noong December 2010 at napasama sa listahan ng top hotels in the world. Sa kabuuan ay nagtatampok ito ng 3,027 hotel rooms, casino, retail and restaurants, spa and fitness facility at ang theater na may seating capacity na 3,200. Number 4. Emirates Palace. Matatagpuan ang gusaling ito sa Abu Dhabi, UAE, kung saan ay ang pangalawa sa pinakamahal na hotel na naipatayo sa buong mundo, ang Emirates Palace. Ang luxury hotel na ito ay pagmamay-ari ng Abu Dhabi government, kung saan ay ang official guest place para sa Abu Dhabi government. Idinisenyo ito ng isang British architect na nagngangalang John Elliot at binuksan noong 2005. Bukod sa pagiging maluho ng hotel na ito, ay nagtatampok din ito ng napakagandang 85 ektaryang hardin. Ang kabuuang halaga naman upang maipatayo ito ay halos aabot sa $3.9 billion o 195 billion pesos. Number 3. Resorts World Sentosa. Ang gusaling ito ay pangatlo sa pinakamahal na gusali sa buong mundo. Ito ay ang Resorts World Sentosa na matatagpuan sa Singapore. Ito ay may lawak na 49 na ektarya, kabilang ang 4 na hotel at casino na may lawak na 15,000 square meters. Mayroon din itong Marine Life Park, kung saan ay ang pinakamalaking oceanarium sa buong mundo na may lawak na 8 ektarya at naglalaman ng halos 100,000 marine animals. Ang RWS ay mayroon ding Universal Studio Theme Park, kung saan ay maraming turista ang namamasyal sapagkat madami itong atraksyon tulad ng Madagascar Theme Park Ride, Transformer Ride, The Lost World at ang Ancient Egypt. Ang kabuuang presyo naman ng gusaling ito upang maipatayo ay nagkakahalaga ng $4.93 billion o 246 billion pesos. Number 2. Marina Bay Sands. Ang tinaguriang most expensive integrated resort na naipatayo, ang Marina Bay Sands, na matatagpuan pa din sa Singapore, kung saan ay ang pinakasikat na tourist attractions sa Singapore. Ang iconic luxury buildings na ito, kung saan ay may tatlong 55-story building, ay naglalaman ng iba't ibang restaurants, hotels, exhibition centers, at theaters.
na binuksan noong June 2010. Sa taas naman nito ay makikita mo ang Sky Park na dumudugtong sa tatlong gusali at nagtatampok ng 150 meters swimming pool, nightclub, restaurants, at ang napakagandang panoramic view ng Singapore skyline. Ang kabuuang presyo naman ng gusaling ito upang maipatayo ay aabot sa $5.5 billion o 275 billion pesos. Number 1. Abraj Al Bayt. Ang huli sa ating listahan at ang pinakamahal na skyscraper na naipatayo sa buong mundo ay ang Abraj Al Bayt na talagang ikagugulat mo ang presyo dahil ito ay tumatayang $15 billion o 750 billion pesos upang maipatayo na pagmamay-ari ng Saudi Arabian government. Ang Abraj Al Bayt na matatagpuan sa Mecca, Saudi Arabia ay isang 120-story luxury hotel na may taas na 601 meters at nakatayo malapit sa sagradong Masjid Al-Haram Mosque na binibisita ng libo-libong Muslim. Sinimulang ipatayo ang hotel na ito noong 2004 at inabot ng 8 taon upang matapos, kung saan nagtatampok ng tinaguriang largest clock in the world na may sukat na 43 meters na talaga namang may kahanga-hangang arkitektura. Hindi lang ang taas ng gusali ang nakakalula sa naitampok natin, pati na ang presyo ng pagpapatayo dito. Alin sa naitampok natin ang pinakanagustuhan mo? I-comment lang below. Sa mga hindi pa nakakapag-subscribe sa ating channel, ay pindutin lang ang subscribe button at ang notification bell para updated ka sa mga interesting topics na puno ng kaalaman. Shoutout po sa ating viewer na si Kyle Andre Paras at Eve Joven Gutierrez. Maraming salamat mga Kaopog TV!